Sa inyo ulit. Tayo ulit ito mga kabayan. Share ko lang mga kabayan na ganito po kabusis si... ganito kabusis yung pag-alaga ng bibi. Na hindi lang siya simple-simple mga kabayan. Kaya nga, yung presyo talaga ng ginagawa ko mga kabayan ay sobra, hindi naman sobra, pero 100. Marami din akong kapares nagbebenta mga kabayan, 100. Ang isang buwan. At ang maganda doon mga kabayan, ganoon na talaga. Sobrang busisi po talaga. Papakita ko sa inyo mga kabayan kung gano'ng kabusisi mag-alaga at gano'ng kabusisi slash mahirap slash mabusisi nga. Mag-alaga mga kabayan ng sisyo na mula the old hanggang sa kanilang 1 month old mga kabihain. Ayun yung isi-share ko sa inyo ngayong araw. Gano'ng mga kabayan, din ako nagpalit ng damit. Isang video na lang tayo. Isang damit lang tayo sa dalawang video. Papakita ko mga kabayan yung pag gano'n kabusisi. Kung bakit po ba hindi pwedeng tawaran yung mga binibenta mga kabayan ng mga supplier na mga nagbebenta ng may-ari mga kabayan ng bibi. Kung bakit hindi sila pwede magbaba ng presyo ng sobra-sobra mga kabayan. Kasi maniwalat ko hindi mga kabayan mahirap mag-alaga ng bibi. As in. Ito mga kabayan. Alaga kong bibi dito mga kabayan. Ito, tsaka ito. Yung pakainan nila yung mga kabayan nyo, ayan. May numbering yan. Last night, I've been thinking. Uy! Kaya pa ba binabugbog yan? Sasampaling kita eh. So, next down. Ay mga kabayan, pag-usapan natin kung gano'ng kabusisi. Nakikita niyo po ba yung mga number na yan? Yung mga sisyo mga kabayan, talaga iningatan ko yan kasi kung di po natin alam, pinakasensitibo yung mga kabayan. Ang kanilang edad na 1 buwan hanggang 2 buwan, napakasensitibo mga kabayan sa sakit, sa lamig, sa pakain mga kabayan, gano'n sa dumi. Pero ang dumi, diba? Kasi ayun yung ayaw ko mga kabayan maglagay ng tabla dyan dahil madumi. Kaya pakaso nga lang, dun kasi sa baba, may tinanggal dun yung mama ko, kaya wala akong choice. Kung hindi ko kasi gaganyanin, mapupuno ng swimming pool, mapupuno ng tae. Tapos ayan, hanggang hindi ko na nakuha yung stock na yung mga kabayan. Nakakalimutan ko na. Ang pangit na kasi sa ganyan mga kabayan, stock yung tae dyan. Tapos, syempre madumi na naman. Sa kabila mga kabayan, kung nakita may mga numbering pa ako dyan, kasi hindi pwede magkapalit-palit sila ng ng pakainan. Yung iba kasi sa inyo, sinasabi lang po na napaka-dramatic ng pag-alaga ng bibi. Ang masasabi ko lang mga kabayan, ayaw ko lang mamatayan. Ayun lang po yung dahilan doon kung bakit hindi ko inaano yung pag-ano. Kasi napaka, yung iba sabi, napaka-simple lang naman ang pag-alaga ng bibi. Ginagawa ko komplikado. Pasensya po mga kabayan kung komplikado ako mag-alaga ng bibi. Magkakaiba po tayo ng pananaw sa buhay. Mahalaga sa akin yung kwalidad. As in, mahalaga sa akin na yung mga inaalagaan kong sisyo ay hanggat maaari survive lahat, walang sakit at malalakas. Kung gusto niyo po pag-alagaan yung mga sisyo niyo kung saan-saan, wala po akong problema doon. Sa tingin ko naman, bakit ko naman paproblemahin yung issue niyo patungkol sa pag-alaga ng bibi po. Sa akin mga kabayan, inaalagaan ko sila dahil unang-una, ang iba sa kanila ay binibenta ko. Ngayon, pag binenta ko po yan sa ibang tao, biglang nagkasakit yan. Dahil nga, mahina ang katawan. Dahil nga, na may sakit na sila sa katawan nila dahil hindi ko iningatan. Ano mangyayari? Muna-una mga kabayan, kawawa ang customer. Mamamatayan. Pangalawa, dahil mga kabayan, isipin nila pangit yung mga pinaproduce, yung mga sisyo na binibenta ko ay pangit. At low quality. Kaya naman di ko talaga mga kabayan maano. Di ko kayo masisisi kung sinasabi nyo komplikado. Ginagawa kong komplikado ang mga bagay-bagay. Bahala kayo sa buhay nyo mga kabayan. may ilang kasi sa inyo na sa mga kapwa ko nag-alaga ng bibi, nagko-comment na gano'n, napaka-komplikado, ginagawa ko na komplikado ang mga bagay-bagay. Pasensya po, ako po kasi nakabase po ako, hindi lang sa karanasan ko, hindi lang sa karanasan ng ibang tao. Nakabase rin po ako sa mga pag-aaral, at sa mga binabasa ko mga kabiyahin patungkol sa pag-alaga ng bibi, kung gaano kahalaga ang tamang pag-alaga ng mga sisyo, para naman po maging malakas yung kanilang pangangatawan in the nearest future. Kasi kung gagawin silang breeder mga kabiyahin, kasama sa kanilang future, ang kanilang
kung paano sila pinalaki mga kabihain. Kaya naman ganyan ka-sensitive ako mag-alaga ng sisiw. Kung baga kinakarir, nasa kinakarir mga kabihain kung sasabihin ng iba na parang, ganun, di maintindihan yung ginagawa. Sa mga kapwa ko nagbibibi na hindi ganito yung pag-alaga nyo. Walang pa po yung ano, kulang pa yung pagmamahal nyo na ibinibigay para sa mga alagang bibi nyo mga kabihain. Kaya kanya-kanyang trip po yan. I give respect on you. Sana kung hindi nyo kaya i-respect yung ginagawa ko, okay lang. Buhay nyo yan. Ganun. Bahala kayo. O kasi nakaraan, parang may, ano, kasi may nagko-comment na ganun, ginagawa komplikado. Lalo naman mga kami sa inbreeding. Bago po sana tayo mag-comment sa inbreeding, nag-try nyo na po ba yung mga nagko-comment po ng ganun sa mga ganun bagay patungkol sa inbreeding. Nasubukan nyo na po bang i-search kung bakit bawal ang inbreeding sa tao at sa hayop? Bago po kayo nag-comment sa video ko po. Kaya, ayun. Bago po kayo mag-comment ng kung ano-ano. Kaya nga ako mga kabihain eh. Gusto ko man mag-comment sa mga Facebook page, sa mga Facebook group, patungkol sa karanasan ko sa pag-alaga ng bibi. Hindi ko po ginagawa. Ayoko magbukang magaling din naman on the other side, di ba? Hayaan ko ng iba mag-comment. Kung may iko-comment ako na konting tulong, gagawin ko. Pero sa tingin ko, kung itatama ko lang yung ibang tao doon, wag na. Para pa saan, di ba? Ayoko maging bida-bida. Diba, nakakaikli ang ng buhay ang pagiging bida-bida. Kaya mga kabihain, patungkol sa inbreeding, mag-search po tayo kung bakit hindi pwede ang inbreeding. At unang, ang una po kasi, sige mga kabihain, sa mga nagko-comment po na bakit kailangan ko pang gawing komplikado o bakit okay lang ang inbreeding. Sige, sabihin niyo po sa akin bakit okay ang inbreeding at bakit hindi nga po okay ang inbreeding. Ako magbibigay na ako ng isang ano, dahilan ko bakit hindi okay ang inbreeding. Ang inbreeding mga kabihain, pag tumatagal, lumilit yung lahi. Kahit anong pang gawin mo. Kahit maganda pa yung quality ng itlog, kahit busugin mo pa yan, makikita mo mas maliliit yung mga sisiw niyan. Pag lumaki, hanggang sa maging matured na sila at maging layer o mga mater o breeder o drakes, mga kabihain, maliliit talaga ang lahi nila. Maliit na talaga sila. At isang dahilan pa nga mga kabihain, internal abnormalities. Subukan niyo pong i-search ang patungkol diyan kung interesado kayo, kung gusto niyo pang malaman yung patungkol sa inbreeding. Pero sa video natin mga kabihain ngayong araw ay nga lang, yung mabusisi, napakabusisi ko mga kabihain. Hindi ko alam kung fascinated ba ako sa ginagawa ko. O talagang nakabase lang din ako sa mas dapat na pamamaraan ng pag-alaga ng sisiw at pagpapalaki ng mga bibi mga kabihain. At ayun nga mga kabihain. Ganun ako busisi kung makikita nyo naman. Ayan, hindi ko pa binababa yung mga yan. Dati nagbababa po ako ng ganyang kalaki na. Binababa ko na po yan. Pero ngayon, hindi ko na po ginawa ulit. At ang ginawa ko mga kabayan ay kinulong ko na lang muna sila dito. For goods talaga. At may numbering para sa inumin sa kapagkain mga kabayan. Ay hindi po magkapalit-palit. Lalo na sa panahon na may sakit, meron na silang harang dyan para iwas tukaan na lang din. Iwas salin-salin ng laway, kung ano man yung pwede masalin pa. Kaya nilagyan ko ng harang mga kabihain. Ay nga mga kabayan, yung tubig na may numbering. Tapos hindi ko po pinagsasalin-salin yung tubig dyan o yung pakainan. Para kahit may sakit man o wala mga kabihain, mahalaga yung tamang pamamahala. Ano ba dito tawag dito? Management mga kabihain. Sa mga bunggahang poultry, sa mga lakyang mga scale, big scale business ng ganito, Muscovy chicken. Mga kabihain, kahit maliit lang tayo, kailangan i-practice na ako. Kahit maliit lang mga kabihain yung ginagawa tong production ko mga kabihain, maliit lang, kukunti lang. Pero sinasanay ko na po yung good management and proper management mga kabihain ng mga ducklings tsaka mga breeder hanggat maaari para naman iwas issue na tayo ganun. Tsaka napakalaga nito mga kabihain kasi ito ay isa sa mga nakakatulong para sa matagumpay na pagbibibi mga kabihain. Kung kayo gusto nyo rin, mahalaga po na yung mga sisiw ay hanggat maaari iangat nyo. Hindi naman pwede mga kabayan yung baby, pagkapanganak ng mga baby ng tao, pagkapangin na sa sahig, di ba, palakarin sa kalsada o saan man, ilakad sa kung saan ipunta sa mga malls. Kaya doon mga kabayan, ganun lang kasimple yung pag-alaga ng baby. Kung paralagi lang natin ba ididikit ng kaunti? Ba't inapon mo yan? Kuhanin mo yan! Uwi! Uwi! Umuwi ka! Uwi ka doon. Uwi na. Hoy. Negro. Tara, may bibi dito. Tara ka dito, bibi. Oo. Kapal na mukha mo, no? Ina. Oo, akit ka pa. Kala mo naman, kaya mo umakit, ha? Hindi ka makakit, eh. Akit ka. Tara. Akit.
Di ba mga kabe, no? Sipag. Baba, di makakyat. Diyan ka na lang. Hi ka, hi. Hi. Ay, galing. Galing naman. May pahayong pangit. Yung iba sa mga sa inyo, nakakaintindi kung bakit kailangan gawing komplikado at maayos yung pag-aalaga. Kasi kahit nung mga kabayan, sa amin nga sa as bilang isang fisheries, iuturo din sa amin yung tamang management. Mapahayop, mapatao mga kabayan, may tinatawag na management. Ganon, management ng may sakit, management ng sisiw, at management ng kung ano-ano pang mga kabihain. Ganon, kumbaga tamang pamamahala sa mga stock nyo, napakalagayin mga kabihain. Kaya may numbering ako dyan, at syempre pag gabi po, manlilinis ko na yung tsaka pinapatuyo. Kaya minsan, ang tulog ko, alas 12 ng gabi, alas 10 ng gabi, di ba? Bilang isang taong kinakareer, masyadong dinidibdib ang pag-alaga ng bibi, makakatulog ka po ng alas 12, ganon. Alas 10 ng gabi. Magkatrabaho ko ng halos 3 oras, 2 oras. Para sa lahat ng yan, konti pa lang yung stock mo, pero ganon na yung ginagawa mong pag-tatrabaho. Kahit dito mga kabayin sa kabila. Ayun nga lang, hindi magkalaki ng size yan, ayun. Itim. At ay mga kabayan, tsaka pag may sakit mga kabayan, hiniwalay ko na. Ito yung kung ano-una nagkasakit din yung mga alaga ko at hiniwalay ko na po yung mga sakit. Nagandaan lang pag naka-elevated po yung ating mga kulungan, iwas po siya dun sa mga bakterya na nasa lupa. Ayun lang mga kabayan kung bakit komplikado. Kasi ganito po yung sagot ko dyan. Bakit ganun kakomplikado ang pag-alaga ng bibi? Yung bibi nyo po ba, yung anak nyo, yung mga tao sa bahay nyo na maliliit, kakasilang, subukan nyo kayong ilagay sa lupa. Yung lupang madumi ganun. Ilagay nyo sa literal na lupa. Alam, mararamdaman ng kapwa-tao, di ba? Ganun lang po kasimple ang pag-alaga ng bibi mga kabayan. Kung sa tingin nyo komplikado, pero ganito lang, ganun po kasimple yung paliwanag doon. Kung komplikado yung nakikita nyo, ayun naman po yung pinakasimpleng paliwanag ko doon. Yung baby nyo po ba, try nyo ipagala ka sa, igala nyo ganun, punta nyo sa mga kung saan-saan lugar, tapos ganun, walang balot, walang protection, okay lang po ba? Di ba po hindi rin? Kaya ganun lang mga kabayan, kasi minsan may nagko-comment na ganun-ganun. Ako hindi ko yung kunukumpara yung sarili ko sa ibang gumagawa din ng content patungkol sa baby. Kanya-kanya po kaming pamamaraan. Kanya-kanya po kaming basihan. Ako mga kabayan, sasabihin ko na sa inyo, nakabase ako sa karanasan ko, sa karanasan ng ibang tao, at sa pag-aaral. Bahala na po kayo kung saan nakabase yung karanasan ng ibang ng mga kakilala nyo o karanasan nyo mga kabayan. I give respect on you, on every one of you, on every people who made video related on these blinders. Ang tayong may bigay ko lang ay respeto talaga, as in. At ayun mga kabayan, ganun lang. Kailangan natin alagaan yan. Kulang pa nga yung mga kabayan, kung nakikita nyo yung kulungan na to, kulang pa yung gamit niyan. Wala pang pailaw dyan, wala pang tamang mga takip yan. Paunti-unti lang mga kabayan kasi mahirap din. Tsaka gumamit ako ng mga recycled na mga sako, ganun-ganun o. Mga ganyan, galing kay tito yan, dyan sa tito ko. Sa kanya galing yung mga ganyan retaso ng binagbag nilang bahay. Maraming mga retaso pa siya doon mga kabayan na maliliit yung ganun o. Kailangan yan para sa init mga kabayan, kulang na kulang pa nga to eh. Hindi pa to yung kung ikukumpara natin kung paano mag-alaga yung mga ibang tao. Taga ibang lugar ng bibi, talagang sobrang alaga din. Ay, mga kailo, okay na yan. Salamat sa panonood. Hindi ko alam kung may natutunan ba kayo sa sinag-usapan natin. Basta alam ko lang, dapat gawin natin mabusisi yung pag-alaga ng bibi kung tayo ay magbebenta o kung tayo magpapalaki ng mga ganito mga kabayan para gawin inahin, breeder o ano pa man mga kabayan. Gawin natin mabusisi at masaya ang pag-alaga ng bibi. Salamat po sa panonood mga kabayan. Kinakita po tayo sa susunod na video. Matigil tayo mahulog dito. Hulog mga kabayan sa kinatatayuan natin. Sa kaka-video natin. Salamat sa panonood po mga kabayan. See you sa susunod na video po. At hanggang dito na lang po muna yung video natin ngayong araw. Salamat po. Bye-bye.